I'm sorry. Gusto ko lang mapatunayan sa'yo na ako lang kailangan mo sa buhay mo. I'm sorry. Bitawan mo ako! I'm sorry. Bitawan mo ako! Mister mo? Tay. Shhh! Bawal pong gawing biro yun. Mission po yun eh. Ah, sorry. Pasensya na, anak ha. Pinagagaan lang naman namin yung loob mo. Oo nga, anak. Dahil alam naman namin na sobra ka naapektuhan sa mga nangyayari sa'yo ngayon. Pero Bunso, yung mission mo ngayon eh nakaka... Nakakakaba, di ba? Kaya kailangan mag-iingat ka lagi, anak ha. Nay, nakakakilig. Ate, walang ganun. Os? Hindi mo din naman yung role mo ngayon sa pagiging Mrs. Ricardo? Kailangan ni. Eh, si Cardo ba? Di naman niya. Uy, ako naman. Si Cardo pa? Makakadama? Eh, dahil pa lang manid yun eh. Parang anesthesia na yun eh. Ay, naku Bunso. Kailan pa kaya matatauhan yan si Cardo? Ay, alam ko. Kapag meron ng ibang nagpahiwatig kay Glenn. Ano po yun, ay? Si Cardo, makakadama lang yan pag meron ng kakumpetensyang magbabantang manglikaw sa'yo. Ngayon, may nagbabanta na ba sa'yo, anak? Meron naman. May banta po talaga. Yun nga lang kay Junior. Kaho, lahat gagawin ko para matulungan si Cardo. Bilang kaibigan, bilang partner, at bilang nagkukunwaring misis niya. Alam mo naman siguro, anay mo, kapatid mo, parati naman sumusuporta sa'yo, di ba? Sige na. Lumakad na kayo ng mister mo. Lakas yung mga sara. Smile na ko! Sabi po niya sa akin, bagay daw yung makalugan. Hindi na. Ano yan? Alin po, Doc? Yung nasa mukha mo, ba't kami ganyan? Nag-iingat lang po kasi ako, baka makita ng bata ang mukha ko. Bakit? Meron ba nakakawalang pasyente na buhay dito? Isang kidney lang naman ang kailangan natin dun sa bata. Pwede pang mabuhay yung batang yan, kahit isa na lang ang kidney. May utak ka ba? Hindi ka ba nag-iisip? Alam mo, pasalamat ka, tanga ka. Kung hindi, idodonate yung utak mo! Binilang mo ba talaga yung mga bata? Sir, pasensya na po. Nagkamali po ako. Nahiya mo ako kay boss, eh. Siguro may nakatakas na bata, ano? Ayaw mo lang umamin! Sir, pasensya na po talaga. Nagkamali po talaga ako, sir. Kapag naunahan ako ni Cardo kay Julio, lalong tatanaw ng utang na loob si Carmen sa kanya. Mas mahihirapan ako magbalik yung tiwala niya sa akin. Pero kailangan mong bilisan, Joaquin. Alam mo naman si Cardo. Madaming kimikim. Joaquin, alam ko nang wala. Lalapitan ko lahat ng kailangan. Wala ka nang pwedeng lapitan! Ako lang! Joaquin, kailangan ko nagtulong ni Cardo. Ako ang magliligtas, anak mo, Carmen. Ito lang ang tanging paraan para mapatawad mo ko. Patawad niyo po ako. Awalawan niyo na po ako. Thank you.
nanay. Dito ano? Yes, Doc. I have very good news for you. I found a matching kidney for your son. Mrs. Lena? I'm still here, Doc. We need the full payment to go on with the procedure. Yes, Doc. Thank you. Sir. Tawagin mo yung mga kasama mo. Kakausapin ko kayo. Yes, sir. Bakit po tayo aalis? May pupuntahan lang tayo, anak. Okay? Sunshine, nalagay mo na yung mga gamit sa kotse. Yes po, ma'am. Alam mo nang gagawin mo, ha? Okay po, ma'am. Salamat. Tignan nyo na mabuti ang bata. Hawak siya ng isang sindikato ng mga tumutukot sa mga bata para ibenta ang internal organs nila. Sir Joaquin, kung hawak ng sindikato ang batang yan, paano namin siya mahahanap? Umaasa ako na may kilala kayo, may koneksyon kayo, o kahit anong impormasyon tungkol sa sinasabi kong sindikato. At kung sino man ang makakadala sa akin ng batang yan o makakahanap ng batang yan, bibigyan ko ng kalating milyon. Sir, kilala ko to, sir. Nakita mo to? Opo, sir. Sigurado ka? Yung batang yan, dito lang yung kagabi. Natatandaan ko, muntik pang makatakas. Pero parang di ko napansin kanina. Tulong! 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 Tulungan niyo po kami! Uy, kuya! Ano nangyari? Yung amo ko po, inaatake sa puso! Tara, tara po! Bilisan niyo po, kuya! Pupunta. Anak, we're going to a place where you will be healed. Talaga, Mami? Bakit pa kayo nangiyak? Di ba po dapat happy kayo? Kasi I will be strong again. I'm happy. I'm very happy.
are such a liar. Niloko mo ko! Sige po, Doc. Phone call po. Urgent lang daw po. Fernan? Doc, huwag niyo munang ituloy yung gagawin niyang transplant. Bakit? Basta, Doc. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. May taong magsinungaling sa'kin. Sinabi sa'kin ng mga tauhan mo na nakita nila si Junior. Ilabas mo yung bata! Hindi pwede. Papunta na dito si Mrs. Ojeda kasama yung anak niya. Doc, delikado tayo. Tigilan niyo muna. Huwag niyo munang papuntahin. Fernan, tigilan mo itong kalokohan na to! Doc, makinig kayo. May alam na ang mga pulis tungkol sa'kin. Huwag niyo munang ituloyan. Panoorin mo. Panoorin mo! Kala ko ba ibabalik mo yung bata dito? Eh, kumabisto ako ni Sir Tomas. Sayang kalahating milyon. Tony, hindi ko kayang gawin yung kay Doc Ibar. Alam ko na ako paano natin mabaw si Junior. Hello, Doc. Hello, Mrs. Ojeda. I think we have to postpone. May konting problema lang. I will explain later. Sige, Doc. I'm very sorry, Mrs. Ojeda. Hintayin ko na lang tawag niyo. Okay. Bye-bye. Sino po yun? Tumawag yung doktor. Sabi niya, sa ibang araw ka na lang daw niya gagamutin. Bakit po? Hindi ko po talaga alam eh. May paakti-akting ka pa na may inatake sa loob eh. Wala naman. Pasensya na po talaga sa abala ha. Kakuntsaba mo awa mo, no? Hindi po ha. Mami, sino po sila? Sunshine, ipasok mo muna si Jordan. Nakikiusap ako sa inyo. Nananahimik kami. Lubayan niyo na kami. Alam kong pulis kayo. Pagpapalitan lang po kayo, ma'am. Saan? Bakit? Sabihin niyo na po kung may alam kayo tungkol sa isang sindikato na involved sa pagbibenta ng mga organs sa mga bata. Ano pinagsasabi mo? Huwag na po kayo bumangangan, ma'am. Bakit niyo po alam na pulis kami kung wala kayong alam? Nananahimik kami ng anak ko. Please lang, umalis na kayo. Hindi ko kayo matutulungan. Pinatawag niyo daw po ako. Hindi ba minsan nabanggit mo sa akin na maaasahan kita? Yes, sir. Mayroon tayong additional na special requirement. Kaya ba? Opo, sir. Sige. Susundan mo siya. That guy will lead me to Junior. Seryoso ka ba talaga na gusto mong mahanap si Junior? What? Hindi ba siya ang dahilan kung bakit nagka-problema kayo ni Carmen? Alam mo, kapag wala na siya, maayos na ang inyong pagsasama. Really? I know what you really want, Dad. Isipin mo lang. Kapag tuluyang nawala na si Junior, mapuputol na ang connection kay Cardo. Pwede ka nang magsimula ng bagong pamilya. Sarili mo, anak. Nangako ko kay Carmen. Nangako ka rin sa amin. Nangako ko sa pamilya mo. Napaprotektahan mo ang sikreto natin. Sundan mo si Fernan. Ang una mo dapat malaman kung saan niya dinadala ang mga bata at kung sino ang taong nasa likod
ng organ trade. At sana, hindi maubos ang panahon mo sa kakahal ko, Junior. I can do both. Aba, Onyok. Ano yung ginagawa mo? Inaayos ko po itong kwarto para kay Junior. Para kay Junior? Opo, para pagka nahanap na po siya ni Kuya Cardo, dito na po siya matutulog. Bakit po Lola Flora? Babalik po ulit siya sa bahay ni Sir Joaquin? Kung ako lang nga ang masusunod, gusto ko nandito si Junior kasama natin. Ayoko na siyang pabalikin dun sa bahay ng Joaquin na yun. Tama ka po, Lola Flora. Dapat nandito po si Junior. Tsaka tutulong na rin po ang magprotekta para hindi na po siya mawala ulit. Kasi po, para magkapatid na po kami. Eh, para magkamukha na nga po kami. Gusto po ba yun, Lola Flora? Naku, ikaw bata ka. Salamat, Onyo. Ikaw lang nagpapasaya sa akin. Meron na ako. Alam ko ang nararamdaman mo. Pero manalig ka lang sa Diyos, anak. Alam kong ibabalik niya sa atin si Junior. Teka, nasa na ba si Joaquin? Kasama mo ba siya ngayon? Tumutulong ko siya maghanap kay Junior. Aba, dapat lang. Alam mo, Carmen, pag may nangyaring masama kay Junior, talagang hindi ko mapapatawad yung asawa mo. Ma, kung tutuusin ko, may kasalanan din mo ako. Nakikita ko namang may tinatamdam yung anak ko. Wala ko akong ginawa. Anak, eh, baka naman gusto mo dito ka na muna sa atin tumira. Pag-iisipan ko. Ano bang dapat mong pag-isipan? Mas makakampante ka kapag dito ka sa bahay natin. Mano, wala ho ang anak ko. Kahit saan niyo ako dalhin, kahit saan ako tumira, hindi naman ho ako makakampante. Dito ho, mabilis ako makakuha ng balita kay Junior. Tatawagan kita kaagad kung may balita na. Palalampasin kong ginawa mo sa akin, Joaquin. Dahil lang sa pangakong ibabalik mo sa akin ang anak ko. Pards, kinakailangan kong gawin to. Pards, ano? Ilalantad mo na yung sarili mo kay Belinda? Eh, baka lalong hindi magsalita yun. Wala nang ibang paraan. Pards, alam mo, magpanggap lang tayo ulit na mag-asawa. Wala namang masama eh kung susubukan natin ulit. Vernon, sa palagay mo kaya, alam kaya ng anak ni Sir Tomasin tungkol dyan sa sideline mo? Pwede ba gawin muna natin yung utos niya? Ayoko madawit, ha? Huwag ka lang pahalata doon sa madama. Okay? Bakit ipinuslit ang tauhan ng daddy mo si Junior? Kaya dadala yung bata. Yan ang alamin natin. Hirap dyan. Pag si Dalisa ay nakasolve ng kaso, sabit kayo. Paano naman susolve ang kaso? Sige nga, sabihin mo sa akin. Tayo lang ang nakakaalam kung sinong kumuha kay Junior. Yung kasama niya. Mukhang kakutsaba, no? Anong plano mo ngayon? Didispatsahin din natin yung dalawang yan. Pero kakailanganin ko muna siya para makuha ko si Junior. Bakit pa? Tama ang daddy mo, Joaquin. Hindi mo na kailangan si Junior. Kailangan ko si Carmen. Kaya kailangan ko mabalik sa kanya si Junior. Balita. Eh, ano bang ginagawa niyo para makuha si Junior? Ito, Ma. Sinusundan ko yung taong kumuha sa kanya. Paano niyo alam kung yun yun? Sigurado ba kayo sa taong yan? Sigurado ako, Ma. I'll call you when this is done, okay? Take care, anak, ha? Yes, Ma. Yes, Ma. Ano ang sinabi ni Joaquin? Nahanap na daw po ba si Junior? May balita na ho? Carmen, oo. Mukhang may suspect na sila doon sa kumuha sa anak mo. Sino daw kumuha kay Junior? Pwede ba natin puntahan? Pwede ko na makita yan. Carmen. Just have to trust my son, ha? Maliligtas niya ang anak mo. Pero kailangan ko na humakita si Junior. Ibig sabihin, hindi pa nila nakikita si Junior. Wala akong balita, pero yun, maliligtas niya, ha? Maliligtas niya. Just trust Joaquin, ha? Pasensya na po, nagpilit po kasi silang pumasok. Sino? Sila po.
bakit kayo nandito? Melinda, pasensya na. Gusto ko lang namin makausap. Paano yung nalaman na dito ako nakatira? Sa restaurant mo. Punta kami. Sino nagsabi? Wala akong maitutulong sa inyo. Melinda, bilang isang ina, nakikiusap ko sa'yo. Sige, natulungan mo kami. Nasaan ba yung anak ninyo? Sa hospital eh. Naka-confine. Gusto ko siya makita. Kapag nakita mo na siya, tutulungan mo kami. Bakit ba iniisip ninyo na matutulungan ko kayo? Ilang beses ko bang sasabihin na wala akong alam? Mabuti pa, umalis na kayo. Kung hindi, papatawag ako ng security. Ano? May sasabihin kami sa'yo. Arthur. Hindi talaga kami mag-asawa. Mga pulis kami. Hindi tama nga hinala ko. Mga pulis kayo. Pero hindi kami nagpunta dito bilang pulis. Nagpunta ako dito bilang tsuwi ng pamangkin ko. Dahil kinidnap siya ng mga sindikato na kumukuha ng internal organs. Melinda, alam kong may alam ka tungkol sa black market at sa medical team na nagsasagawa ng illegal transplant. Wala akong alam. Sino ang pinupunta mo sa Punta Roa? Bakit ka bumalik? Dahil meron ka nalaman na illegal na transaksyon at delikadong operasyon. Tama ba? Joaquin, walang mangyayari dito. Sinunod lang nila utos ang daddy mo. Kung hindi ka makikipagtulungan sa amin, parang nakikipagsabuatan ka na rin sa sindikato. Nadukot ang pamangkin ko. At gagawin ko ang lahat para mahanap ko siya. Napakabait niya at matalino siyang bata. Pangarap niya maging pulis kagaya ng tatay niya at kagaya ko. Tingnan mo mga bata niya. May mga pangarap din sila. At may mga magulang sila na nag-aalala para sa kanila. Maaaring may ililigtas mo ang anak mo. Pero maraming mga buhay ang mawawala dahil sa'yo. Melinda, nakikiusap kami sa'yo. Tulungan mo kami para mailigtas namin ang mga bata.